Ito pala si Chen, mga kaibigan, at ngayon ay mag-change oil tayo ng Honda PCX150. So applicable to sa lahat ng model ng Honda PCX, kaya stay tuned lang. So okay, hanapin natin ang drain plug. Ayan, located siya sa ilalim ng makina. So nag-iisa lang naman siya na bolt sa ilalim ng makina. After malocate ay handa natin tong container natin para kung sa ganun ay magamit pa natin at maobserbahan yung used oil. So ayan mga kaibigan, ayan ang malinaw na view. So sinalpak na natin yung socket, then itwist mo siya, pihit from kanan to kaliwa or right to left. Kumbaga para ka nagbukas ng bote pero nakabaliktad sa ilalim. So medyo crucial to pag nagkamali ka ng pihit, no? Pwedeng humigpit ng gusto at makalbo yung thread. So ayan na siya, patuloyin lang, patuloyin at patuloyin hanggang sa maubos ang laman. Sa ibang motor ay tinatagilid pa para ko sa ganun ay maubos talaga ang mga natirang laman. So ayan siya, napakalinaw at nag-iisa lang siya. Quick packs ito sa Honda PCX150. Ang advantage niya ay meron siyang cover sa ilalim ng makina. So dito naman tayo sa kanyang filter. So ito ay naglalaman din ng langis, no? So dapat kada change oil ay lagi natin chinecheck to. Kasi hindi mo alam, malay mo barado na pala yung filter at hindi na nagsisirculate. Kung sa nakikita natin, ayan, halos lahat ng Honda PCX ay ganito layout ng makina. So pihitin lang ng bahagya at lalabas na dyan yung spring at ang kanyang filter. So eto po siya, para lang po siyang wire mesh pero mahalagang chine-check up siya kada change oil. May mga accessory tips din tayo dyan, o iba nilalagyan ng magnet para kung sa ganun ay makolekta niya yung mga metal fillings niya in case or indication na kung saan ay nagkakayot na siya or naubusan ng langis. So kung nakita mo naman na wala na mga bakal na kayod at malinis naman, ay pwede natin siyang ibalik. Washable naman ang kanyang filter. So ito naman tayo sa oil cap. So sa Honda PCX150 ay hindi natin maarok at medyo mahigpit pa. So ang ginagamitan natin ng yabe, yan, dahil magsasali na tayo ay lalagyan na natin ng drain plug dahil ilalagay na natin ang ating langis. So ganun pa rin dating gawi at bahagya lang na higpitan. Huwag sosobra sa higpit dahil sabi ko nga sa inyo ay pwedeng makalbo ang thread at hindi nyo na malagyan ng bolts. So ayan, dito natin isasali ng ating langis. So kailangan natin ng embudo pero pwede naman din ang karton or plastic na matigas, basta nakarolyo siya. Pwedeng folder. Eto, galing pa to sa plastic ng face shield. So irolyo natin hanggang sa magkasya ng butas. Syempre kailangan wala siyang debris or kahit anong buhangin dahil makaka-apekto yon sa performance at durability ng ating makina. Ayan siya, i-position ng maayos. Ang gagamitin niyo yun ay yan, Shell Advance na synthetic. So ang synthetic kasi ay matagal ang buhay. Pag tapos mo na ang break-in period mo, try mo na mag-synthetic, diba? Pang matagalan na, safe pa ang motor mo. Kasi yung unang langis nito ay napapansin ko na rin na parang nanginginig na yung makina at medyo maitim na dahil ang texture or viscosity ng langis ay naminipis na over time habang tumatagal. Kaya ang sanhi niyan, pag di mo pinalitan ng langis, nako, pwede na yung mag metal to metal contact. Yun ang purpose ng langis, hanggat maaari ay may tin film siya sa pagitan ng piston at cylinder wall. Pati na rin, ganun na rin sa mga gearings at iba pa. Kaya ito, masabi ko, ang tutorial na to ay applicable din sa ibang motor. Di lang sa PCX, kahit sa ADB or anything. Magkakaiba lang naman sila sa may fuel filter kung meron or wala. Iba kasi ay mesh lang. Iba naman ay may paper filter. So
So ayan siya, no? Subok na to at garantisadong pang matagalan. Kung bibili ka na rin naman ay gastos sa muna ng mamahaling langis tong motor mo para kung sa ganun ay tumagal. So ayan siya. Ilalagay na natin tong oil cap. Siyempre punasan muna, iwasan ang may mga buhangin. So ayan, kung titingnan natin ating langis, parang dinuguan sa itim, di ba? So ayan, start, engine check. Para kung sa ganun ay mag-circulate ang langis. Ayun lang po kaibigan, ito pala si Cheng. Please share sa ating mga kaibigan para tayo makatulong. God bless you, ride safe sa lahat ng mga rider. Magdasal muna bago bumiyahe. Salamat!